From top 8 to top from top 10 to top 8, sa ilang sandali malalaman na natin ang naging resulta ng inyong pagboto. Pero bago natin alamin ang ating top 8, kausapin muna natin ang ating Idol Hopefuls. Gusto ko lang malaman, guys, what's your best experience sa idol journey niyo so far? Together with the other hopefuls. Let's start with you, PJ. Para po sa akin, siguro, yung best experience ko is naging inspiration po ako sa mga younger hopefuls. I remember so many times when they're messaging me like, Kuya, there were times that I wanna give up, but ikaw yung nandyan na lumalaban ka pa rin sa pangarap mo, even you're the oldest. I don't know if I'm gonna be offended by that or what, pero I've been an inspiration to them and I really, really give them good advices. Salamat, Kuya PJ. Now let's go to Kais. I think yung best experience ko po dito is I learned so much from everyone here dito sa Idol. Like, I feel like I'm in school, pero I'm having so much fun at the same time. Yeah, yun po yung best experience ko. Thank you, Kais. Let's go with Deli. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po umabot po ako dito sa stage. At sa inyo po, aming mga judges, maraming salamat po kasi po pinagbigyan niyo po ako na ipakita ko po yung talento ko. At syempre po, first time ko pong makapanakita po ng mga artista, mga singers po na kagagaling po. Tsaka yun na po, marami pong nagbago at marami po akong nakasalamuha yung mga idol hopefuls po. At parang tinuring ko na sila mga kapatid kasi ako po yung ate sa kanila. Thank you, Ate Deli. Alam mo, artista ka na rin. Oo. Oh. Now let's go with our bunso, Misha. Hello po. Ako po yung best experience ko po talaga ay makasama po sila. Yung, as, di ba, pinakabata po ako talagang, ang dami ko po natututunan sa kanila, not only sa singing, pero also sa buhay din. Mas na-appreciate ko po yung sarili ko and yung talent ko po. And talagang natutuwa po ako talaga kasi nakapag-perform po ako. Lagi po ako natutuwa na makita po yung mga judges and ma-appreciate po nila yung talent ko. So, sobrang thankful po ako sa inyo lahat po. Thank you, baby girl. Now let's go with Ricey. Bago po ako sumali na Idol PH, talagang wala po akong self-esteem at tiwala sa sarili. At ang pinaka-best experience ko po is yung unang tapa ko po sa stage na to. At yung tiwala ko po, yun po yung pinaka-best experience kasi binigay ko po talaga lahat kay Lord. Ginagawa ko to para sa Kanya kasi alam po siya po yung naglagay po sa akin dito. Kaya I'm doing this all for Him at talagang lumakas po yung paniniwala at pagtitiwala ko sa Kanya. And that's the best thing for me po. Salamat Thank po. You, Ricey. And Rainio. Ang best experience ko po ay nakasama ko po yung mga idol hopeful na on-cam and even off-cam po. At saka po yung mga staff po and mga judges, yung mga comments po nila, yung mga performances ng bawat isa. Dahil dahil po doon, natuto rin po ako sa kanila, sa experiences nila, and even with their performances po. Just goes to show, no? Whatever happens, andito tayo para sa isa't isa. Thank you, Andreino. Nisha. For me po, ang pinaka-best experience ko po is yung friendship na nagganap po sa amin, lalo na po na nagsimula ang top 12 po. And sobrang thankful po ako na nabigyan din po ako ng opportunity, lalo-lalo na rin po sa judges and sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, na maranasan ko tong feeling na parang pamilya na. At dahil po dito, mas nag-grow po ako as a person. Katuwa naman. Thank you. Shasha! Ako po talagang tinuturing ko yung journey namin dito na talagang pinaka-best na best na best. Ayan, grabe kasi sobrang nag-grow po talaga kaming lahat. Marami po kaming natutunan. And of course, we're super grateful po to have the judges, the mentors, the audience here. Ayan, sa mga supporters po namin, maraming salamat. Mahal na mahal po namin kayo. And we love you guys. Thank you, Trisha. Jericho. Just kidding. Ayun po. Kimo. Yung best experience ko po dito sa pagsali dito sa Idol Philippines po is ito pong nakikita nyo na nasa harap nyo po, yung camaraderie po namin off-cam. And yun po, yung mga supporters po na sumusuporta sa amin. And at the same time, yung mga pamilya po namin na nandyan po palagi para sa amin. And gusto ko lang po rin magpasalamat sa mga bumubuo po ng Idol Philippines. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po matutupad yung pangarap namin. Thank you. Kayo ang pangarap namin. How about you, Bri? Ang best experience ko po dito is yung bawat pagtapa ko sa entablado ng Idol Philippines.
dahil po sa mga nakakasama kong talented na co-hopefuls, sa mga judges, kayo Kuya Robby, sa mga nanonood po sa atin. Ayan, salamat po sa pagbibigay ng chance ulit sa akin para marinig muli. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Palapakan po natin ang ating Idol Top 10.